Isang magandang araw po sa lahat mga kaludes. Ngayon po meron po tayong update lang po. Medyo hindi sa good news. Galing po ito po yung memorandum po. Galing po ng polo po sa atin sa Pilipinas sa Intramuros, sa office po nila doon. Sabi po dito, may naka-note po siya na very urgent po. So sabi dito, tuloy po Attache Fidel A. Makauyag sa Polo Riyadh, tapos libo attache po natin kay Hector B. Cruz Jr., no, sa Cubar, sa libo attache po natin kay Ruel D. Martin para po sa Polo Jeddah. Nag-send po ng memorandum, subject po dito, sabi, temporary suspension of polo verification of new hires domestic workers sa Saudi Arabia lang po. Okay po? So, klaro po doon sa Saudi Arabia lang po, dated po ito kahapon. So, sabi po dito, in the interest of service, you are hereby instructed to temporarily suspend the verification of new hires, domestic workers, effective immediately, pending issuance of the new guidelines by the POA. So, POEA po. Ayun. As such, the new order shall be issued for the resumption of the processing of the above documents once the new guidelines has been finalized and fully implemented. So, ibig sabihin po, temporarily suspended po yung pagkukuha po ng mga newly applicants po para sa household workers po natin dito sa Saudi Arabia. So, pero hindi po kasali yung hiring po ng mga skilled workers, no? So, para lang po ito sa mga household workers po natin mga kababayan na gustong magtrabaho dito sa Saudi Arabia. So, temporarily suspended po muna yun. So, again po, temporary lang po ito. So, kung kailan po siya mag-re-resume ulit, wala pa pong sinabi sa memorandum, pero wait lang po natin ang update kung kailan po siya. So, meron po ditong isang company po. Sabi po dito, however, the suspension does not include verification of renewed contract of household workers. So, ibig sabihin po, pag nag-renew lang po kayo ng kontrata, makakabalik po kayo dito. Wala pong problema, i-verify po kayo ng polo dito sa Saudi Arabia. No? So, ibig sabihin po, except po, for mega and construction companies, the suspension does not also affect the processing and verification of employment documents relating to hiring of skilled workers. So sabi ko na nga po, yung mga skilled workers po, wala pong problema. Ang sinuspindi lang po ng Saudi Arabia, no, yung mga household workers po. As per the memorandum given by POAA po dyan sa Maynila. So, yung aplikante naman daw po ng mega and construction companies, sila po, talagang suspended po sila. Okay po? So, sabi po dito, para sa kapakanan ng ating mga manggagawa, suspendido po muna ang pagpapadala ng mga kasambahay sa kaharian ng Saudi Arabia. So, ulitin ko po, ang suspension po na ito, hindi po sa lahat, kundi po dito lang po sa Saudi Arabia. So, sa lahat po, stay safe po tayo mga kabayan. Salamat po.